Ito yung silicone charger na kasama sa box ng mga phones natin. At ito naman yung gallium nitride o yung GaN charger na pwede nating mabili sa market. Ano bang pinagkaiba ng dalawang to? At totoo kaya na hindi iinit yung phone mo kapag gumagamit tayo ng mga GaN chargers? Lahat yan pag-uusapan natin sa video ito at tutulungan tayo ng mga kaibigan nating tech vlogger para mas lalo pa nating maintindihan ang GaN charger versus silicone charger. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing reviews at katarantaduan sa channel na to. Marami tayong mga charging protocol like yung QC o Quick Charge ng Qualcomm, nandyan yung Quick Charge 3.0 o ngayon na meron na silang Quick Charge 5.0. Then sa Oppo naman may tinatawag silang Book Charging. At marami pa talaga like yung mga Power Delivery 3.0, 2.0. Hindi ko na maisa-isa yan, talagang napakarami. At lahat yan, kapag nakabili kayo ng phone na may kasamang charger, iba-iba yung mga protocol ng mga yan. At minsan kapag mataas yung wattage ng capable ng isang phone, kapag nag-charge tayo, medyo umiinit nga siya. So possible kaya na kapag mag-charge tayo, pwedeng hindi uminit yung isang phone. So dito papasok yung gallium nitride na charger. At totoo ba kaya na power efficient to at hindi talaga umiinit kapag nag-charge tayo? So magte-test tayo mamaya at titignan natin yung temperature nito kung talagang hindi umiinit kapag nag-charge tayo gamit tong GaN charger na to. At bago yan, ano bang pinagkaiba ng silicone charger o yung mga typical na chargers natin sa gallium nitride na charger o GaN charger? Sasagutin yan ng kaibigan natin na si Sir Janus ng Pinoy Tech Dad. Okay, so dahil tinatamad mag-research yung kaibigan natin si Paul Tech at meron na rin naman kasi akong kalaman tungkol dito sa GaN versus silicone chargers, tara, pag-usapan natin to. So ano nga ba yung pinagkaiba ng silicone versus GaN? So first off, eto, silicone charger. So this is our typical chargers na merong silicone semiconductors. So ibig sabihin lang po niya na ginagamit niya material is silicone based. And this one, the GaN charger, makikita niya naman, gallium nitride po yung ginagamit dito. So this is a new compound. Iba na yung semiconductor na ginagamit niya dito. So this is much better. Number one, power efficient. Number two, mas mabilis po talaga siya mag-charge. And makikita nyo naman na mas compact yung mga chargers na gamit is gallium nitride as their semiconductor. Dahil eto, side by side natin, 68 watts versus 65 watts na GaN charger. And you can see the difference in size. Talagang mas compact and mas power efficient yung makukuha natin. And also, mas less heat ang napuproduce itong gallium nitride na chargers. Dahil nga, mas power efficient siya, hindi siya masyadong umiinit. Di tulad itong typical charger natin na may silicone semiconductors, mabilis pong uminit to. Now, siguro ang downside dahil mas bago nga itong mga gallium nitride na chargers natin, eh medyo may kamahalan pa yung mga chargers na ganito. So yun lang po yung basic differences ng gallium nitride or GaN chargers versus your typical silicone chargers na makaluma na yung technology. So let's move on and use GaN chargers dapat. Maraming salamat Sir Janus. Dagdag ko lang yung mga pagka-compact ng mga GaN chargers na to. Kung mapapansin nyo, meron tayong 68 watts ng Infinix dito. Tapos meron tayong Ugreen na 65 watts. Actually 3 watts lang yung agwat ng Infinix dito. At sa Ugreen naman na 65 watts, meron tayong tatlong port. So pwede natin pagsabayin yan yung tatlong port na yan na walang abirya o magkanda loko-loko yung mga gadgets natin. At sabi nga ni Sir Janus na power efficient to, ibig sabihin na hindi masyadong matakaw sa kuryente o maaksaya sa kuryente kumpara natin sa mga silicone charger natin. Ngayon, ang tanong naman dito, kapag nasira ba yung mga original chargers natin, pwede ba tayong gumamit ng ibang chargers? Like itong mga GaN chargers na to, papalo pa rin ba siya ng katulad ng silicone charger mo? At sasagutin naman yan ng isang kaibigan natin na si Sir Richmond ng Gadget Sidekick. Thank you for having me, Kap Paul. So, ang charger is the life source ng isang smartphone. So, you can have the best smartphone in the world. Pero kung wala kang charger, it's equal nothing. Now, people oftenly ask me kung what are the best chargers, no? So, kailangan ba talaga original charger ang gamitin mo? Like, if meron kang Xiaomi, you use a Xiaomi charger. If you have a OnePlus, hanap ka ng SuperVOOC charger ng OnePlus. Kailangan nga ba talaga? Now, ang pinaka-answer dyan is you don't need the original charger. In case na wala kang mabiling original charger, there are alternatives, no, na pwede natin gamitin. And one of them is GaN chargers. Ang what I like about mga GaN charger is that maliit siya, it's very portable, efficient siya mag-charging, and another thing is hindi siya ganun kainit. Unlike mga ibang chargers out there that offer you cheap prices, pero the problem is ang bilis uminit. Now, I've been using GaN chargers since siguro mga 5 years already, and
I would say na these chargers are the most efficient one. Madalas ko nilalagay lang to sa aking bag, no? And pag anytime na kailangan ko, I'll just pop it out of my bag. Gamitin ko, charge ko, be it iPhone, Android, tablet man yan, or smartphone. In the event na kailangan mo mag-charge ng laptop, meron din silang mga chargers na ganito. Maraming ports. So, it can support charging laptop. Basta may PD. Kayang-kaya ng mga gun chargers, no? So, meron ko dito is up to 100 watts. And mga malilit like this one is up to 45 watts. Na ako personally, I would say na you don't need an original charger. All you need is to buy a efficient charger just like gun charger na meron ko dito sa aking kamay. Efficient and fast siya mag-charge. Back to you, Cap Paul. So, pwede naman pala tayong gumamit ng ibang charger. At dagdag ko lang sa sinabi ni Sir Richmond, yung mga charger natin, kunwari meron kang isang phone na ang capable is 65 watts at gagamit kayo ng isang charger na 65 watts din. At yung phone mo, i-Xiaomi kapag nag-charge tayo dun sa original charger mo, makikita mo yung Mi Turbo Charging o kaya yung Mi Turbo Charge, mga ganun. So, kapag charge mo yan sa isang gun charger, hindi lalabas yung Mi Turbo Charge mo. Hindi ibig sabihin na mabagal tong gun charger na to, same lang din yung bato kahit hindi mo makita yung icon na yon o yung BOC charging na yan o kahit na ano pang icon na nakikita natin dyan. So, kapag gumamit tayo ng mga gun charger na ganito, same pa rin yung power delivery na ibibigay niya dun sa phone mo. At same pa rin na oras yung makukuha mo gaya nung charger mo. Ang next topic naman natin sa mga gulong-gulo dyan o sobrang paranoid, kung nakakasira ba talaga yung mga matas na charging. Like meron na nga tayong mga 120 watts, 150 to 200 watts, nakakasira ba yan sa phone o nakakasira ba yan ng battery? At sasagutin naman yan ng isang kaibigan natin na Sir Rene ng Cotman. Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. So, wala ako sa main channel ko, naligaw ako rito. Sensya na. Shoutout dito kay boss, Cap Paul Tech Dad. Cap Paul Tech Dad. Napagsama ko yan. Seryoso, seryoso. At the question is, kung ano ba ang epekto ng fast charging sa smartphone battery? Well, ang epekto po niyan is, actually ganoon pa rin naman, may negative effect pa rin naman po ang fast charging sa smartphone battery, sa, especially sa lithium technology. Kasi, tandaan natin na mayroon pong chemical sa loob ng battery. So, pinupwersa po natin yung charge, mabilis, malakas na charge, mataas na wattage, and mataas na voltage sa charge, para lang mapuno natin agad yung battery sa pinakamabilis na paraan. May epekto pa rin naman po yan. Pero since nag-improve na po ang technology ng battery from what? Decade na yata, mag-iisang dekada na. So, marami na pong nangyari na hindi na ganun kalala agad or kabilis agad ang epekto ng negative na pwedeng masira agad yung battery or lumobo or mabawasan agad yung capacity ng battery dahil sa fast charging. Yes, may negative effect. Take note, may negative effect. Pero, hindi siya na ganun kabilis ang epekto. Okay? So, kung ako papipiliin, to be honest, okay? To be honest, gumagamit pa rin ako dito na nakasaksak eh. Lipat ko lang yung camera. So yun, kung mapapansin nyo, pasensyahan nyo na yung wire magulo, marami tayo nakasaksak. Dito po, nakafix na po itong charging brick na to. Yes, sa mga nagtatanong din kung pwede ba nakafix to yung charging brick sa saksakan, okay naman. Kasi ito, magdadalawang taong ko nang ginagawa to na hindi ko siya tinatanggal si U-Green sa saksakan. Andiyan lang siya, nakafix. Wala namang masamang nangyari. And fast charger pa rin. So, yun. Ever since... So, yun. So, ayun. Kaya lumipat na ako ng tuluyan sa... what do you call this? Gun charger. Yung mga chargers po ng mga smartphone ko, nandun pa rin sa mga box nila. Hindi ko na ginamit kasi nga... Mas maganda talaga yung technology ng gun charger. Konting tapon lang sa energy. Mas convenient, mas efficient. And mas safe po ang mga gun chargers. So yeah, gun chargers ako all the way. Yun lang, Boss Cap Paul Tech Dad. Peace tayo, peace. Salamat Sir Rene. So ngayon, kanina pa natin napapakinggan na hindi umiinit nga yung gun charger kapag ginagamit natin. At ngayon, i-check natin kung talagang hindi umiinit yung mga gun charger na ganito. So meron ako dito na Poco F4 GT. Ang chipset nito is the Snapdragon 8 Gen 1. As in, mainit talaga to. Kahit na nag-charge nga ako dun sa 120 watts niya, umiinit talaga. Parang pumapalo siya ng 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Kasi nasa 120 watts yung capacity ng phone na to. At mabilis talaga siyang mag-charge, nasa 20
32 minutes o 21 minutes, full charge ka na. Ngayon, gumamit tayo ng isang GAN charger dito galing sa Ugreen, ang Nexode na 100 watts. I-check natin kung makukuha niya pa rin yung 21 to 22 minutes bago ma-full charge nga tong phone na to. At totoo kaya na hindi iinit yung phone natin gamit tong mga charger na to? So, i-test natin. So, bago natin i-charge yung Poco F4 GT, nakakuha tayo ng 31 degrees Celsius dito bago natin i-charge to dito sa 100 watts na charger ng Ugreen. Pagkatapos ng 10 minuto gamit tong charger na to, nakakuha na tayo ng 48%. At nakikita nyo naman kung ilang temperature ang nakuha natin dyan is nasa 32 degrees Celsius lang. So, malamig-lamig pa rin yan. Pagkatapos ng 16 minutes ang nakuha natin dito is 70% na siya. So, 16 minutes pa lang, 70% na siya. Ibig sabihin na effective nga itong 100 watts natin galing sa Ugreen. Kasing bilis din siya ng 120 watts na charger galing dun sa Poco o yung original charger nito. At medyo tumas lang yung temperature nito, nasa 33 degrees Celsius, which is kanina, diba, nasa 31. Ngayon, 2 degrees Celsius lang yung tinaas niya, which is okay pa rin. At ngayon, na-full charge na nga itong phone na to ng 24 minutes lang. Ganun siya kabilis. Alos kasing katulad talaga ng 120 watts na silicone charger na gamit talaga ng phone na to. Pero ang kagandaan dito, hindi pa rin siya uminit. Nasa 33 degrees Celsius lang siya. So, napatunayan ko dito na meron palang charger na hindi umiinit kapag nag-charge tayo kahit na mataas yung wattage niya. So, ganito yung napansin ko dito. Hindi nga umiinit yung phone, pero yung charger ng Ugreen medyo mainit siya. Nasa 44 degrees Celsius. Pero ang pinakamagandang ginawa ng mga GAN charger talaga, hindi damay yung phone pagdating sa charging na yan. As in, talagang power efficient siya at less init. Actually, hindi nga uminit nga kung makikita nyo, nasa 33 degrees Celsius lang. At sa mga nagtatanong naman dyan, kapag yung phone nyo is capable ng 67 watts, 30 watts, mga ganun, bumili kayo na ng charger na kasing wattage niya at ganun din yung papalo o yung time na makukuha nyo kapag gumamit kayo ng GAN charger versus sa mga urig na charger nyo. Diba nga yung mga flagship na phones like Apple tsaka Samsung, hindi na sila nagbibigay ng mga charger, diba? So kapag bumili kayo ng phone na yun, titignan nyo na lang kung ilang wattage yung kailangan ng phone na yun. And then last, kapag bibili kayo ng mga ganito, yung cable nyo, siguraduhin nyo lang na capable siya up to 60 watts to 100 watts. Depende sa pangangailangan ng phone nyo. Kunwari 100 watts, kailangan yung kable nyo rin is capable siya ng 100 watts. Kapag below 60 watts, hindi gagana yung 100 watts nyo. Kasi yun lang yung kaya na delivery ng cable nyo. So marami namang nabibili dyan na cable para sa mga gatong wattage. At kung naghanap nga kayo ng mga alternative na mga charger, highly recommended ko yung mga Ugreen charger kasi na-test nga natin na hindi umiinit talaga. Tapos maraming port na binibigay, as in sabay-sabay yan. Kung mapapansin nyo yung loob nito, yan, sobrang daming chip dyan tsaka medyo may kabigatan to. At sabi nga ng mga kaibigan natin is portable to kasi natutupi yung saksakan niya at madali lang din hawakan to o madala to kung saan. So meron tayong 45 watts dito, 30 watts, 100 watts at marami pang iba. So yung link ilalagay ko na lang sa description kung saan nyo mabibili tong GAN charger na to. So check nyo na lang at alam ko na tatagal talaga tong mga charger na to. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gantong unboxing, tips and tricks at katarantaduan sa channel na to. So once again, this Paul. There's dirt on my hands. Strong.